Si Harriet at Ana Vida, sila ang pamilya ko. Kung ikaw nga si Ana Vida, kailangan kita maprotektahan kay Celestina. Kailangan ko makalabas dito. Reporting for duty! Nandito ba naman sinusundan mo ko? Huwag na huwag mo akong idadami sa mga kalokohan mo dito, ah. Andito ako para magtrabaho, para may allowance ako, para matulungan ko yung mga magulang ko. Let me just remind you na mas nauna ako sa'yo, sa pamilyang to, at higit sa lahat, kay Adrian. So kung ayaw mong magkagulo tayo, na agawin sa'yo ang kahit ano o kahit sino. Lalong wala akong balak na makipagkumpetensya sa'yo, Tanya, dahil gawain lang yon ng mga miserableng tao na hindi marunong makontento! Ako? Miserable? Hindi marunong makontento? How dare you! Saya-saya na nag-aaway-aaway sila. Kawawang Adrian. Pag nalaman niya to, sisisihin na naman niya yung sarili niya. And soon enough, he will self-destruct. Sorry, Tanya, sorry. Sinungaling ka! Di ka itutulak ni Mitch kundi ikaw nagsimula, no? No, siya po talaga mo! Tanungin niyo po si Amber! Tanya, tumigil ka na! Kilala ko si Mitch. Hindi siya yung magsisimula ng away. At kilala din kita. Magaling kang umakting. Mitch? Mitch, ako na mismo hihingi ng pasensya sa'yo, ha? Excuse me. Tanya! Tanya, let's go. Let's go. Uy, sigurado ka ba talagang safe ka dito? Huwag kayo mag-alala. Kaya ko. Tama ako, no? Siya nauna, no? Ah! Naku! Naku! Kung nandito na ako nung inulakan niya, makikita niya ang rambol na parang basketball! Yung flying kick ni Ice at ang flying sundok ni Nana! Naku, nagigigil ako sa babae yan. Gugupitan ko rin ang buhok. Masyado na kakairita! Gigil ako. Nanonood ka ng basketball? I'm a fan! Mga papa! I can't believe kinapihan mo yung babaeng yun over me! I need you to be nice to her! But why? Because I said so! I'm not your servant here, ma'am. Na kapag may sinabi ka, susunod na lang ako. Bakit ba all of a sudden pinapaboran mo yung babaeng yun over me? I'm your daughter! And I'm your mother! I know what's best for you and this family. Kaya pag sinabi ko sa'yo, be nice to Mitch, maging nice ka sa kanya. I'm sorry, ma'am, but I don't get you anymore. Ano bang plano mo sa babaeng yun? Anak lang naman siya ni Kuya Virgilio, who, by the way, is missing. So, ba't kailangan mo ba siya dito patirahin? She can live in any of our other properties, but not here! I don't need to explain to you my decisions! Then I'm sorry, Mom. I'm gonna be stubborn. I can't just sit back and relax habang isa-isang inaagaw ni Mitch lahat ng importante sa akin. So if you can excuse me, I'm dripping wet and I'm gonna change. Ah!
sorry for what happened earlier. Alam ko naman ginagawa mo to para kay Mitch. So, I accept your apology. Para kay Mitch. We set! Pati ba naman si Ma'am naloko na ng babaeng yon? Not me. Andito pa rin ako para sa'yo. And I hope you don't mind I sat on your bed. Thank you, bestie. And thank you din sa pag-rescue sa akin dun sa squammy na payatot na kaibigan ni Mitch. I've got your back, bestie. Kaya, smile ka na. But, kailangan ko pa rin makagante sa Mitch na yun. Any suggestions? Well, based sa nakita ko, hindi mo pwedeng i-antagonize si Mitch sa harapan ng mom mo. So, maybe the only thing to do is... Tirahin siya ng patalikod? Sino or ano bang weaknesses niya? Well, ang naisip ko lang si Adrian, but Adrian likes her. May iba bang may gusto sa kanya? I have an idea. Sarap dito, Nika. Ano, okay ba tong palda ko? Nagaling kay Ma'am. Bakit mo suot yan? Ugbalin mo na nga yan. Ano sinuot? Alam mo, kulit-kulit mo talaga. Hindi ka na nga tumutulong. Nangungulit ka pa, nangingialam ka pa ng gamit. Bakit? Malalaman ba nilang sinusuot ko to? Kakainis. Alam mo, tumulong ka na lang. Ayusin mo na lang yung kama dyan. At talaga nagkalat ka pa. Ano mo? KJ mo eh, ano? Oh. Ano? Ayos pa ako. Ito na lang ako. Ba yun? Nagbunod mo ng kama? Hindi mo pa naman inaayos. Hindi mo eh. Hindi ka gusto mo? Ano na gawa mo dyan? Alam mo, ibalik mo na nga yan. Salo ka pang nagkakalat eh. Living the life! Bakit mo binuksan? Inaayos ko na nga yung kama, tapos mabuksan mo pa yan? Ano ba? Bawal dito eh. Bawal yan! Huwag mong buksan. Huwag mong alam mo, mag-charge tayo ng mga guests. Malalagot tayo dyan. Magre-reklamo sila. Wala lang to sa kanila. Baril lang to. Ano ba? Relax ka lang kasi. Alam mo, wala pa rin tayong karapatan dyan. Ay, akin na yung chips. Akin na yung chips. Wala na, nabuksan mo na yan. Ano bang gagawin? Akin na yung chips. Ano ba? Ano gusto mong gawin ko? Akin na yung chips. Ibigay mo sa akin yung chips. Ikaw pumulot niyan. Bakit mo tinapon? Alam mo, nakakainis ka talaga. Lulo mo pa yung kaka. Huli! Ano ginagawa mo? Pinsyo kita. Eh, kasalanan mo to eh! Anong kasalanan ko? Eh, dito nga yung proof eh. Isusunog kita kay Sir Jonas. Kung maniniwala siya. Alam mo, ganito na lang. Total, alam ko naman kailangan mo ng pera. Ayaw mo maalis sa trabaho. Simula ngayon, susundin mo lahat ng utos ko. Okay, Ben, sa'yo. Saan? May proof ako eh. Ikaw yun nandito sa picture. Purahin mo yan. Purahin! Kunin mo muna. Kadiri ka talaga? Eh, akin na yan! Kunin mo. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ito nangangagat kahit tawaan mo pa. Bastos ka talaga? Bastos mo? Bakit? Wala mo na sinabi yung bastos, ha? Alam mo, may araw ka talaga sa akin. Humunta ka talaga sa akin. Ay, aantayin ko yan. Art, ayaw mo kumanin? Hindi! Burahin mo yan! Ninyo? Ma'am? Meron ako.
akong nakitang package tour sa internet. Eh, summer pa lang ngayon sa Europe. Parang ang sarap magbakasyon. Ma? Emong di ko pwedeng iwan ng matagal yung kumpanya. So... Nak naman. Deserve mo na magpahinga at mag-enjoy. Hindi yung lagi na lang nasistress sa trabaho. At kay Mitch. Ma, si Mitch is the only reason that I can still live, believing that I'm a good man. Capable of loving kahit hindi perfect. And deserving maging masaya. Siya lang inaniwala na kaya kong harapin lahat. Nakaraan ko. Ang buhay ko ngayon. Pati yung mga paparating pa. At ako na ina mo. Kahit minsan, hindi ko naparamdam sa'yo yan. Sir. Thank you, Louis. Mm-hmm. Odessa, Adrienne, I came here personally to invite you to dinner. Sana makapunta kayong dalawa. It would mean a lot to Mitch kung yung mga mahal niyang tao ay nandoon sa unang gabi niya sa mansyon. Malungkot bang uminom ng mag-isa? Gusto niyo ako sumahan? By the way, this is my bestie, Amber. Amber? Nice name. My name is David Garcia. Nice to meet you. Hi. So, anong gusto niyong inumin? I need to be sober. Pero ikaw, ba't ka umiinom? Let me guess. Broken-hearted ka, no? You really like her, pero may mahal siyang iba. Okay, well, ako bang pinag-uusapan natin dito o ang feelings mo for Adrienne? It doesn't matter. Kasi kung sila makatuluyan, parehas tayong talanan. Pero, ba't naman nating hahayaang mangyari yun? When we can work together to get what we want. It's stupid to go to war without an ally. Sir. Hmm. Sir, kailangan nyo nga po pala itong sign-in. Bakit nga pala nandito si Celestina? Oh, inaya nga ako dun sa padino niya kay Mitch. Ah, talaga? Ibig sabihin, okay lang sa kanya na maging kayo ni Mitch. Wala akong pakialam kung sa approval niyo or wala rin akong pakialam sa mga opinion niya. So, pupunta ka pa sa dinner? Oo, oh, punta ako pero hindi ako pupunta doon dahil naniniwala ako na masaya si Celestina na nahanap niya yung apo niya. At lalong hindi ako naniniwala na masaya siya na si Mitch si Ana Vida. Punta ako dahil nandun si Mitch at kilala ko si Mitch. Si Mitch, titingnan niya yung mabuti sa pangit lagi. Panoorin ko yung palabas ni Celestina. Ako'y magiging mata ni Mitch. Alamin ko kung anong totoo. One for the road. I insist. Cheers. Cheers. Oo nga pala.
I was just wondering, I mean, obviously, you look very pretty, attractive, you know, you're educated, smart, rich, Latin and SAO. Bakit si Adrian? Right back at you. Bakit si Mitch? Well, I have my reasons. So do I. Well, siguro ayoko magkatuluyan si Adrian and Mitch. Kasi parehas silang cheap ni Mia. Ah! Hindi ka pala kailan si Mia. Si Mia ang fiancé ni Adrian na nagpapakamatay. Grabe the story. Kung alam niyo lang yun, ma-realize nyo na Adrian really has poor taste in women. Lalo na yung Mitch na yun, bigla na lang sumulpot sa eksena. Tulad nito ni Mia, na ganun din, bigla na lang sumulpot out of nowhere. And then, bago sila ikasal, she killed herself. It's so pathetic if you ask me. Pero sana magpakamatay din si Mitch tulad ni Mia. Excuse me. Sir lang. I think you need another one. More. Another one? Yes, why not? Oh. Cheers. Minsan naisip ko parang pinaglalaroan ako ng tadhana, yung babaeng mahal mo. Siya yung anak ng babaeng pinatay mo. Parang hindi totoo, parang kwento lang. Sir, naniniwala ako hindi mo pinatay si Ariel. Mm-hmm. Ako din eh, pag naisip ko si Harriet, hindi naisip ko. Kasi kilala ko siya eh. Para siyang si Mitch palaban. Yung ipinan niya rin yung mabuti sa masama. Eh, nakita niya sa akin na mabuti akong tao. Tinuring niya akong parang anak. Gusto kong makaalala. Gusto kong mapatunayan na hindi ko siya pinatay. Hola, tita. Hola. Patapos na ako. Punta niyo tayo sa dinner. Okay lang, tita. Quick shower lang ako eh. Ano to? Tanda. Invited daw kasi ni Celestina si Adrian sa dinner. Kung pupunta siya, ibig sabihin nun, handa na niyang harapin ng ano o sino para lang kay Mitch. Wow, romantic mo naman, tita. Ibig sabihin nun, in love talaga siya kay Mitch. Kaya eto, bibigyan ko ng pampalakas loob. Okay. Sige, tita. Shower lang ako. Ikaw ah, painom ka ng painom sa akin. Mamaya kung ano-anong masabi ko, it's all your fault. Sorry, my bad. Pero, okay, one last. Curious lang ako. Never mo bang naisip na what if hindi nag-suicide yung... What's your name? Mia. Mia, yes. Paano kung...
pinatay siya ni Adrian. Everyone knows Adrian's a killer. But I don't care. I'll die in Adrian's arms and I'll die happily. Lahat gagawin ko. Lahat. There? What? There na patunayan lahat ng sinasabi mo. I mean, ang bilis mo palang malasing, no? Kasi kung ano-ano nang pinagsasabi mo. I'm not drunk, okay? Totoo lahat ng sinasabi ko. Gagawin ko talaga lahat. Mahalin lang ako ni Adrian. Tulad ng ano? Anong kaya mong gawin para makuha mo si Adrian, Tanya? Hey, there he is. Sabi mo, di ba lahat gagawin mo? Yes, sir. Ingat po kayo. Adrian! Hey. Bakit ka nandito? Di ba dapat nasa dinner party ka nung mami mo? Oh, so she invited you to the dinner. At sasama ka naman. Gano'n ka ba kapatay kay Mitch na kahit hate na hate mo ang mommy ko, titiisin mo pa rin para lang makasala siya sa hapunan? Babaeng yun. Can you stop saying ng babaeng yun na parang wala lang sa'yo si Mitch? Makin mo siya, di ba? Anak ng Tito Virgilio mo, kadugo mo. That you, na ang babaeng yun has nothing on me. Mitch is so irritatingly innocent. Hindi kaya kayang paligayahin katulad ko, Adrian. Tanya! Tanya, ano ba? Tanya! Wala ka na bang kahihiyan sa katawan mo? At konti? Wala. As far as my love for you is concerned, Adrian, matagal nang wala. At hindi ako titigil hanggat hindi ka napapasakit. Don't kiss Mitch goodnight. She'll only taste my bitter jealousy and hatred for you. See you at dinner. Siyang patayin, ano sa tingin mo nararamdaman ko? Kung galit ka, galit din ako. Pero hindi pwedeng kumikilos ka na hindi mo sinasabi sa akin. Hindi dapat ganun kadali ang pagiging natin para kay Mia. Okay, Dad.
is too easy for him. He needs to suffer. At kung susunod ka lang sa mga plano natin, he will. He will. Diyos ko, tulungan niyo akong makaalis dito. Gustong-gusto ko nang makasama ang anak ko. Kumusta ka, mahal ko? Salamat, Celestina.